Panginoon, sa ngala ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. Minamahal ang mga kapatid, halin at manawagan kay Jesucristo upang ang ating kapatid na si Contrado ay pagkalooban niya ng awa at kalina. Panginoong Jesucristo, sa pag-arain mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamalasakit at paghinga. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong pagkahinday sa kamatayan, nakiisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kapila. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa-nawa ng Panginoong Jesucristo ang ating kapatid na si Contrado, patawarin ang kanyang mga kasalanan at patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog para kay Contrado na iyong tinawag upang iyong makapili. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya. Maihatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang magpakailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo at makinig sa mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na para magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o sa gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugon. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukpor. Ang Panginoong ating Diyos, buhay ko'y di magdaraho. Ako'y di maghihitayos. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Sa mainam na pastulan, ako ay pinanghihimlay. Ako'y kanyang inaakay sa tahimik na batisan upang lakas ay makamtan. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Ang pangakong niya sa aking tapat at di babawiin. Ako'y kanyang aakayin sa matuwid na landas. Hahawian niya ng dilim. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Hindi ako nangangamba kapag ikaw ay kasama. Ang tungkod mo ay ang pananda. Panginoon ko sa tuwing na walang ikababalisa. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Kasi tayo pang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang panahon ngayon, sinabi ni Jesus, walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit ng araw ng Panginoon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito, isang tao umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Pinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inutusan ang pantay-pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga,
baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Magandang umaga sa inyong lahat. At ako po'y nakikirambay sa pagyao ng ating kapatid na si Contrato. May dalawang katotohanan sa buhay nating mga tao na mahirap pong tanggapin. Unang katotohanan ay ang pagtanda. Marami sa atin ang ayaw tumanda, marami sa atin ang takot tumanda. Kanina pagdating ni Kuya, tumanda na tayo. Sabi niya, patingin ng mask mo, kung patingin ng mukha mo. Sabi natin, matanda na ho tayo. So hindi natin matatakasan ang katotohanan ito. Lahat tayo ay darating sa dapit hapon ng ating buhay. Lahat tayo ay tatanda. Kahit anong gawin pa nating pagpapabanat ng balat, kukulubot at kukulubot yan. Kahit anong gawin natin pagpapakulay ng buhok, sabi ni ate, maputi ng buhok namin, puputi at puputi yan. Lahat tayo ay tatanda. Ikalawang katotohanan ay ang kamatayan. Marami din sa atin ang ayaw mamatay, marami sa atin ang takot mamatay. Kaya ang obserbahan nyo, pag may nag-offer ng St. Peter, anong agad nating reaksyon? Naku, hindi ba ako ready? Saka na, sa iba mo na ibigayan, bigay memorial plan, tinatanggihan natin kasi nga ayaw nating mamatay. Lahat tayo, ayaw natin pag-usapan ang katotohanan ito sa buhay natin. Pero mga kapatid, sa ayaw natin sa gusto, tayo na ho ang kasunod ng ating kapatid na si Contrato. Hindi ko kayo tinatakot, pero katotohanan yan sa buhay natin. Ang buhay natin ay mayroong wakas, kaya ang ating paghandaan, huwag nating katatakutan. Ano-ano ba yung mga paghahanda na pwede nating gawin? Una, laking magmahal. Magmahal na walang papalit, magmahal na walang bayan. Sa panahon natin ngayon, sinasabi o naririnig na natin, pwede daw bilhin ang pag-ibig. Hindi pag-ibig yon. Ang pag-ibig ay handa mong ibigay at handa kang ialay ang iyong buhay sa iyong minamahal. Yan ang tunay at wagas na pag-ibig. At ang pag-ibig na yan, naranasan ninyo, kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid, buhat kay Contrato. Minahal niya kayo ng walang kapalit. Minahal niya kayo ng walang bayad. Kaya nga ngayong umaga tayo nagkakatipon, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Nagpapasalamat hindi dahil nawala sa inyo ang isang Contrato, kundi nagpapasalamat tayo sa pagbibigay sa inyo ng isang Contrato. Nung ibinigay sa inyo ng Diyos ang isang Contrato, marami kayong natutunan buhat sa Kanya. Naging inspirasyon siya sa maraming pagkakataon sa inyong buhay. May mga dumating na mga unos, may mga dumating na mga problema na pagtagumpayan ninyo sapagkat alam ninyo na mayroong isang kalakbay kayo. Naririyan ang isang haligi ng tahanan na inyong masasandalan na nagbibigay inspirasyon sa inyo, na nagpapalakas sa inyo saan man kayo ngayon naroon sapagkat alam ninyo may isang Contrato kayo nakasama. Nagbigay ng lakas ng loob sa inyo upang kayo ay lumaban sa mga hamon ng buhay. Iyan ang pinagpapasalamat natin ngayong umaga sa Diyos. Salamat sa Diyos sa mga masasaya na alaalang iliwan sa inyo ng isang Contrato, sa mga aral na iliwan niya sa inyo, sa mga halakhak na pinagsaluhan ninyo. Yan ngayon ang pinagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos. Ikalawang paghahanda, pananatili, kanino sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, wala nang kasiguraduhan. Hindi natin alam hanggang kailan tayo magsusuot ng face mask. Lalo na kahapon, no, tumaas na naman ang kaso ng COVID. Hindi natin alam kung bakit nga mabiglang tumaas, kung kailan mayroon ng mga vaccine. Hindi natin sigurado. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magsusuot ng face shield. Maghuhugas lagi ng alkohol. Isa lang ang sigurado, mahal tayo ng Diyos. Kahit sa mga pagkakataon na hindi natin ramdam ang Diyos, naroon siya para sa atin. Sa mga pagkakataon na para bagang wala siyang presensya na kasama natin, naroon ang Diyos. Kailanman na hindi siya nagkulang, kailanman na hindi siya kumalpak sa kanyang pagmamahal sa atin. Tayo lamang lumalayo sa kanya, tayo ang bumibitiw sa kanya. Kaya manatili tayo sa kanya, sapagkat ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin. Kasabay ng ating pananatili sa kanya, naroon ang pagpapatawad. Marahil dala ng kahinaan bilang tao ng ating kapatid na si Contrato, nasaktan niya kayo sa kanyang kilos, o di kaya sa kanyang salita, ipabaho din niyo sa kanya ngayon ang pagpapatawad. Upang nang sa ganun, ang ating kapatid ay mamahinga na sa kapayapaan, kayo naman ay patuloy na mabuhay sa kapayapaan. At panghuli, pamumunga, anong pwede nating ibunga?
mga mabubuting gawa. Hindi man kayo nangangaral sa mga simbahan at ikay sa mga liwasang bayan, pero sa tahimik ninyo na paggawa ng mabubuti, nagkagaya kayo ng iba, nagiging magandang halimbawa kayo para sa marami. Walamang salitan na mutawi sa inyong mga bibig, pero sa paggawa ninyo ng magagandang bagay, nagkagaya kayo, natutularan kayo ng inyong kapitbahay, ng inyong pakilala, ng inyong kaibigan, ng inyong kasambahay. Kaya ngayong umaga, yung ating pagpapasalamat at pagpapatawad, dalhin natin sa pananalangin. Ipanalangin natin, lalo tigit, kayong pamilyang naiwan ng ating kapatid na si Kondrato, sapagkat nasugatan ang inyong mga puso nung nawala siya sa inyong piling. Nawa ang mga sugat na yan ay dagliang umilo upang nang sa gayon ay magpapatuloy ang buhay. Hanggang isang araw, muli tayo magkakasama-sama doon sa langit. Sa inyong pamilyang naiwan ang ating kapatid, makakaasa kayo na ako'y mananalangin para sa inyo. Nawa patuloy kayong samahan at gabayan ng Diyos, lalo na sa sandaling ito ng inyong kabigatian. Pagpalain kayo tayo. Sitayo na. Mga kapatid, halin at manalangin sa ating Amang nasa langit nang tayo at ang ating kapatid na yumao ay makapisan sa buhay na walang hanggan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, pagkalooban mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Pagkalooban mo kami ng bagong buhay kay Ama naming makapangyarihan, inising ng iyong anak ang kaibigan niyang si Lazaro sa pagkaitip sa kamatayan. Ibangon mo si Conrado sa muling pagkabuhay. Kami dumadalang. Pagkalooban mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama naming maawain, karamay ng mga namimighati ang aming Panginoong Hesukristo. Ipadama mo ang iyong pagdamay sa mga nagdadalamhating minamahal sa buhay ni Conrado. Kami ay dumadalangin. Pagkalooban mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama naming tagapagligtas, sinagip mo kami para mabuhay ng walang hanggan. Alalayan mo ang nawawalan ng pag-asa upang sila ay makapagsampalataya sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Kami dumadalangin. Pagkalooban mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama naming mapagkalinga, pinagkalooban ni Hesukristo ng liwanag ang bulag na humihiling ng kanyang tanglaw. Huwag mong pabayaan na ang nahihimlay lalo na ang aming kapatid na si Conrado ay nananatili sa dilim ng kamatayan. Kami dumadalang. Pagkalooban mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama naming makapangyarihan ang aming pagdalangin naway magpalakas sa aming pag-asa sa buhay na nakamit ng iyong anak. At sa wakas ang aming buhay ay makasalo sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupong lahat. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa pagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang kung may kapal ngayon at kailanman. Puri-puri ka, Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa magandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Puri-puri ang kung may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkakain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ay pinagkaloob ng iyong anak sa amin ang sarili niya bilang pagkain nagbibigay buhay. At inihandog niya ang dugo niyang dumanak bilang inuming nagdudulot ng kagalingan. Kaawaan mo si Conrado upang ang inihahain namin sa iyong ngalan ay maging sanhin ang kanyang katubusan.
sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay, ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas, ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas, di ito ang aming wakas. Sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan, kami ngayon ay namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang mukhalatan ng kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Magapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Conrado na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya binyagan sa inakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo na Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas turo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at yadiya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kamiyadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inilagak ng iyong anak sa amin ang pabahong pagsasalo sa banal na piging. Ipagkaloob mong si Kondrado ay makapakinabang sa hapag ni Kristo sa kabilang buhay. Sa pamamagitan na rin ng anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin yatin sa huling antungan ng ating kapatid na si Kondrado, pagkukulan natin ngayon ang maling pamamahala at ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tagapin natin ang maluwag sa kalooban ng Kanyang pagbanaw at umasa tayong muli tayong magkikita sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, wala ng sakit, wala ng pagluha, kundi lubos sa ligaya at buhay na walang hanggan ang ating mararanasan. Ang ating itutugon, ang giliw naming pumanaw sa piling ng buong mahal.
ang ilaw naming pumanaw sa piling ng buong mahal. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halik kayo at samahan. Ang ilaw naming pumanaw sa piling ng buong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay umimlay. Ang ilaw naming pumanaw sa piling ng buong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamitin ng may kapal. Ang ilaw naming pumanaw sa piling ng buong mahal. Ama naming mapagmahal, inaapili namin sa iyo si Conrado na pumanaw na sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa piling mo kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo pagpa sa walang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasabiling ganawa ng buong may kapal. At ang pagpapala ng Diyos ay paunin mo sa ngala ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, magkikita ang muli tayo, samahan ka ng mga santo, kahit na may nauuna, tayo rin ang sasama-sama, upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos na dumadapo sa inyo ang pagdulis. Thank you.